My son, lead me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Ang mga salita, Panginoon, ang muli na pag-aaralan. Kaya pong malulati lagi magtuturo sa inyong lingkod, sa aming mga nakikinig, Panginoon. Kaya pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapura na po. Haba pala yun, ha? Okay, so naalala ko dito tayo nagtapos, di ba? Apply thine heart unto instruction and thine ears to the words of knowledge. Okay. Mabata, makinig daw. Di ba? Yung inyong puso, dapat gusto, oy, may mag-i-instruct pa lang eh, may mag-i-preach. Dapat makikinig na ako. So, hindi naman lagi meron yan, di ba? Ilang beses kayo nakikinig ng preaching? Isang linggo. Depende kung gano'n kayo dalas, di ba? So, pero, kahit ako, nakikinig pa rin. So, maganda kasi yan kasi, hindi lagi yan, hindi lahat ng ano, kahit mga tatay ngayon, hindi na gusto mag-instruct, o bahala na kayo dyan. May mga ganong tatay na tinamad na, nawala ng loob. Kasi, sa mga ano din sa buhay, may mga problema sa buhay, di kinaya. Ayaw na mag-ano. May mga ganon eh. Hindi sinuportahan ng asawang babae. Parang wala na siyang mukha sa mga anak nila. Alam nga namang magsabi pa siya, di ba? Sabihin niya na, baka sabihan lang ako nito ng ano. Kaya pag may instruction daw, sabi dito, apply thine heart. Okay? Eh, may sinasabi siya, saan ko kaya i-apply yun? Pag sinabing makinig, saan ko kaya i-apply yun? Sa church, di ba? Kapag sinabing maging maingat sa pananalita, kunwari, saan ko i-apply yun? Sa maraming bagay. Maging magalang. Kailangan ko yun. Mga bata. Maging masipag. Kailangan ko yun. Habang nakikinig ka ngayon, hindi, tingnan mo na kung saan mo i-apply yun. Okay? And actually, yun nga, i-apply mo yung puso mo sa instruction. Maganda yan. Okay, mga bata, dyan tayo natapos lahat. At sabi dyan, thine ears to the words of knowledge. Kasi yung mga sinasabi sa pulpito, ito yung mga magbibigay sa'yo ng katalinuhan. Especially sa mga bata, ang dami nyo pang di nalalaman. Imagine nyo na lang, di ba, minsan, nagnainig nga kayo ng preaching, paunti-unti lang nakukuha nyo eh. Tapos, di pa kayo makikinig. Eh, lalo nang hindi. Tapos, pag lumaki-laki pa kayo, hindi nyo alam kung ano mangyayari. Baka pagbawalan kayo ng magulang nyo or something. Kahit paano sana, ilang taon, nakapakinig na kayo ng salita ng Diyos, hindi nyo makakalimutan yun, di ba? So, kaya makinig lagi. So, ngayon, dito na tayo sa 13, sabi dito, withhold not correction from the child. Ngayon, yung, siguro, yung matagal na nakikinig ng Proverbs, di ba? Siguro, tapos na yung pamamalo, di ba? Ilang beses na ano. Ngayon, dito, talaga, isa-isayin pa. Okay? Withhold not correction from the child. Pag sinabing withhold is, may withhold. Alam namin yan, katrabaho. So, withholding tax. Yun na lagi na mabasa mo dun sa ano eh. Payslip. Ano ba itong withholding tax? Pag sinabing withhold, hindi bibigay, di ba? Dapat mong ibigay, pero hindi mo binigay. So, yung sa withholding tax, kasi nga, lalagay nila kung saan yun. Pero sa mga tatay, nanay, huwag kayong tatama rin mamalo. Huwag kayong matatama rin. Eh, bayaan mo siya. Titinuba yan. Hindi titinu yan. O, oh. Rolo dito, nagtatayuan na. Sa kayo nagpupunta? Diba? Ang hirap minsan. Buti si Johan, naka-behave. Kasi nagpagitnaan ng ano, ate. Diba? So, wag niyong sabihin din nakakatamad eh. Matigas sa ulo ng anak ko eh. Bayaan mo lang kasi darating yung panahon sa sobrang ano mo, consistent mo, mag-asawa din sila. Sige na nga, makinig na nga ako. Lagi ko nakasabihin eh. Mag-asawa din yan. Diba? Oh, hindi na tapos doon. Okay, nakita niyo mga bata. Basahin niyo nga yung sumunod. Four. If thou. Ready, mga bata. Go. For if thou beatest him with the rod, he shall not die. Ayun. So, ano kaya tinutukoy na correction doon? Kasabihan lang, pwede. Pero, sabi sa second part, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. So, yung sinasabi palang correction doon, ayan, ginagawa ni Isabel sarili niya, pinapalo. Diba? Kaya yung mga bata, pinapalo pag mali yung ginagawa. Kasi di nila kayang isipin lang para sa sarili na yun.
Huwag mong hayaan sila, baya magmamature din yan. Hindi nga gano'n sinasabi sa Bible, especially may mga bata rin na talagang kailangan nila yun. Actually, karamihan. Lahat, actually. Kaya sabi dito, thou shalt beat him with the rod. Okay? Kasi pwede mo sabihin na, baka ano naman yan, pagsabi ano lang yun. Idiom lang yun, no? Spiritual lang yun. Baka ano yun, figurative lang yun. Diba? Hindi, inulit pa ulit eh. Ikaw ang mamamalo sa kanya. Paluin mo siya. At sabi dyan, anong resulta nun? And he shall, and shall deliver his soul from hell. Makita niyo, mga magulang na to, ha? Kaya kayo, mga young people na medyo, ano na, iniisip niyo ako, mabait naman ako, dati ako pinalo eh. Kaya pag naging magulang ako, hindi ko papaluin. Kaya sabihan ko lang sila. Anong ginagawa mo? Ginagawa mong sinungaling yung Bible. Ginagawa mo, mas magaling pa ako sa Diyos. Mali yun. Kailangan yun. Thou shalt beat him with the rod, at pag hindi mo ginawa yun, yung mga yan, mapupunta sa impyerno. Ganun ba yun? Eh, kung tinanggap nila si Jesus, eh paano nga pag hindi nila alam yung instruction? Ibig sabihin yung ano sa kanila, parang in-assume lang, maraming ganun ha. Yung mga self-righteous, kaya ang hirap iwin minsan ng self-righteous na tao. May religion na kami, may Jesus na rin kami, may Bible din kami, hindi namin binabasa. Pero kunwari, binabasa namin. Pero huwag mo kami sasabihan na ano, natanggapin lang si Kristo, matagal na namin tinanggal si Kristo. Yung sasabi ng mga Catholic, di ba? Matagal na namin tinanggap eh, kailan? Anong tinanggap mo sa kanya? Doon na mga ngamote na. Kasi ay ligtas ka ba? Yung ibang medyo honest ba? Sabihin nila, siyempre, hindi. Okay? Pero ngayon, yung iba tinuturo na sa kanila. Pag sinabing, pag tinanong kayong ligtas sa'yo, sabihin nyo, oo. Buhuin nyo sinungaling nun. Kahit di mo alam kung paano nangyari, sabihin mo, oo, patumigil na sila. Anong ganun yung nasabi sa ano, nila, website eh. Kaya dyan ha, bakit kailangan paluin? Kasi doon sila naiintindihan na, ay, mali pala ako. Hindi ako yung pinanganak ako, mabait na ako. Yung ibang magulang, ganun ang tinuturo sa kanilang anak. Mabait ka, ikaw yung batang mabait eh. Okay? Sinasykology lang. Hindi ganun, kailangan maranasan yung pinapalo sila. Maaalala nila yun. Pagtanda nila kahit sa, ano nila, hindi pa sila masyadong matanda. Ako pala, ba't kaya ako pinapalo? Kasi mali ako. Mali ako at kailangan kong turuan. Okay? Ngayon pag na ano mga yung gospel, ma-encounter mo yung gospel, ano mangyayari? Si Jesus, siya yung pinarusahan. Diba? So, ma-appreciate mo rin yung pinarusahan siya kasi nga, ang justice pala ng Diyos, kailangan, may maparusahan, di pwedeng, ano lang, matino tayo, maano na tayo, sibilisado na tayong tao, di na natin kailangan ng religion, alam na natin mabuti. Hindi ganun. Kaya kailangan paluin siya, pag naintindihan nila na, hindi. Wala, mayroon pa naman. Ano nangyari? Hello, hello. Wala na? Hello, hello. Una ko, hindi. Oh, cut, cut. Handa si daddy, ah. Bayan. Hello, hello. Uy, alin nga. Hindi na, di ko na-edit na yung pag-ano. Okay. Thou shalt beat him with the rod. Naku yan, lalo lumakas mga bata. And shalt deliver his soul from hell. Okay, huwag kayong ano kasi pag naalisin ang kakulitan nyo dahil pinapalo kayo, naaalala nyo na yun. Diba? Ay, tama lang pala na pinalo ako kasi hindi ako pinalo. Diba? Tutuloy-tuloy yung kakulitan ko, kita ko yung classmate ko, sobrang kulit. Tanong mo yun, pinapalo ka ba? Parang hindi. Diba? Okay, nakita nyo yan. Tsaka mga young people, ating na niya. Sabi dyan, duty natin yan pag ikay naging magulang din. Okay? Di pwedeng naawa ka, di pwedeng sasabihan ako ni ibang tao. Sasabihan,
Anong gusto mong sasabihan ka ng ibang tao o ng Diyos? Anong sasabihin sa'yo ng Diyos pag hindi mo siya sinusunod, paulit-ulit na tayo? Anong tawag sa'yo ng Diyos? Magulang ka. Hindi, hindi ka na kailangan paluin yan. Kulot na lang. Okay, dapat palo. Okay. My son. Ako pa, ibasa po. Ready, go. My son and thy heart be wise. My heart shall rejoice. Even my heart. Okay, ano yung even ulit? Parang ako nga, parang ganun. Even mine, ako nga, akin nga. Or ako nga, di ba? Parang ini-emphasize niya lang. So, ano sabi niya? My son, if the heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. Ba't inuulit niya yun? Emphasize, di ba? Matuto nga ako, ako nga mismo. Kasi ang Diyos minsan parang hirap i-please, sabi ng iba. Kasi nga, hindi nila lang paano i-please. Yung iba, parang walang lakas para maging, alam mo na, maging matuwid. Pero pag ikaw daw ay wise, matutuwa ang Diyos. Okay? So ano kabaligtaran ng wise? Ano kabaligtaran ng matutuwa? Ayun, malulungkot, magagalit ang Diyos. Pag hindi ka wise, nakita ko yung anak ko. Okay, ligtas siya, yung anak ko, ligtas. Salamat, kaso hindi tumatalino kasi hindi nag-church, hindi nagbabasa, hindi nag-iisip, hindi nakikipagtalastasan, di ba? Kaya ang gusto ng Diyos, matalino ka. Pag ikaw ay matalino, ay nay! Hoy! Hindi! Ay nako, si Rana. Maraming intel, ano ah. Corruption ah. My son, if thine heart be wise. Oh, sinong wise dito? Wise ka ba? Miguel? Gusto mo maging wise? Oh, usog ka ng konti dito. Huwag kang matulog. Usog ka ng konti. Ah, hindi ka matulog. Pero huwag mo sandala kasi sira na yan, di ba? So, gusto mo maging wise? Paano maging wise, Miguel? Hindi mo alam. Eh, Miguel, paano maging wise? Ito, magaling sa magot to eh. Bilis. So, camera. Dito ka. Hindi mo rin alam. Hindi ka wise. So, si Alvin. Paano ka magiging wise? Nasabi ko lang. Ano yun na? Paano ka magiging wise? Anong gagawin mo? Gagawin ng mabuti. Anong mabuti? Saan ba tayo natututo? Okay, pwedeng makinig, pwedeng magbasa. Ano babasa natin? Comics? Ano papanoorin natin? Minecraft? Ano? Ano? Ano papanoorin natin? Anong papakinggan natin? Para maging matalino tayo. Yung Bible, yung preaching ng Bible. Yung Bible babasahin natin, di ba? Kasi yung talino ng tao, may mga matalino ng tao. Pero maganda yung salita ng Diyos talaga. Diba? Sagad-sagad dyan eh. Diba kung mayroong matalinong tatay, matalinong teacher, yung Diyos, pinakamatalino. Eh pag binasa mo yung salita ng Diyos, yun na, talino ka. Diba? Tumatalino na ba kayo? Paano ka na talino? Basta ng Bible. Ano pa? Nakinig. Basta may kinalaman sa Diyos, no? Humingi ka ng talino sa Kanya, kasi syempre, sabihin niya, pag humingi, Lord, bigyan mo ako ng katalinuhan. Kausapin mo ako. Nakita niya ba yung meme? Lord, talk to me. Inabutan siya ng Bible. Oh, yan. Diba? Kasi yun yun eh. Makinig ka ng preaching. Diba? Okay, kaya sabi ulit ko, my son, if thy heart be wise, my heart shall rejoice even mine. Matutuwa sa iyo ang Diyos. Kabaligtaran ng totoo din. Pag hindi ka nakinig, galit ang Diyos sa iyo. Napapakamot siya itong anak ko. Hindi matalino. Okay, sige, pakibasa mo. Ready? 16, go. Yea, my way shall rejoice when thy lips speak right things. Ano yung rain? Ano yung rain? Hindi yan ulan, ha? Meron akong rain. Ano yung rain? Nasa loob ng katawan niya yan. Ngayon ay yan yung mga internal organ. Hindi lang internal organ. Alam ko, yung mga ano yan eh. Yung mga nag-a-attach.
dun sa mga organs mo. Tignan natin, para sigurado. Hirap. Ang sa muscle nga yan eh. Yan, one or pair of long straps usually connected. Hindi yan. Ay, ba't ganun? Wala, basta ito yung mga alam ko para mga muscle. Okay, rain. Wala sa word web ah. Tingnan natin dito. Para sigurado tayo. Ngayon, mga tali niya. Ngayon yung mga nasa, ano yun, sa loob ng katawan. Mga ligaments. Mga ligaments, yan. Alam, wala. Hindi na nila alam. Upgrade na. Kidney, loin, galing. The seat or feelings of passion. Pwede ganun. Or the region of the kidney, loin. Okay, ito tayo. Physically, yun yan. Okay. Pero again, ano yan, figurative. So, pag sinabing may rain shall rejoice, ay, natuwa yung ano ko, chan ko. So, yun, parang natatawa ka or something, di ba? Talagang masiya, naisiyahan ka. Okay. When thy lips speak right things. Ganda nito, naalala ko sa 3 John. Sabi sa 3 John, I have no greater joy than my children to walk in truth. Yun ang sabi doon. Si John, gusto, pinakatuwan-tuwa siya, mga pastor. Okay, alam niyo ba yung gusto ng pastor mangyari sa inyo? Ha? Gusto mo ba makita si Ezekiel pag lumaki? Ano? Pag nanakaw, gano'n. Gusto ba yun? Siyempre hindi, gusto niyo yung pastor. Si Isabel, si Miguel, pag laki niyo, si Alvin. Matitino kayong tao. Pag nagkasalubong tayo dyan, kanina, si, no, nakasalubong si JC, sabi niya, church daw eh. Pero sabi niya, yeah, sabi, gusto ko mangyari sa'yo, pag nagkasalubong tayo, matino ka ng tao, kunwari, pulis ka na, sino yung pupulis? Ito ba yun? O, matinong pulis. Sabi ka? Matinong pulis, ha? Hindi, ano, pulis. Hindi ganun. Mahirap din yan, actually, kasi, ano, kaya yan. Natutuwa na ako, no? Masaya na ako sa inyo, para sa inyo. Pag kayo ay dito ka pa naggamot ng sugat mo. Talaga siya ano. Pwede naman sa bahay. Anay, bigyan mo nga ito ng ano? Ng pantapal. Band-aid. Okay? So yan, mga bata. Kanina, may nagisigawan. Sa buti lang, walang nagmumula sa inyo. Walang nakapang mumula, Miguel? Mumula ka ba? Sana hindi ha, si Isabel, baka magmumula yan. Pag nakinig yung kuya niya, nagmumula. Mumula din yan, pangit naman, di ba? Ang naganda ng kapatid niya, magmumula lang. Di ba? Si Alvin, nagmumula ba? Mabait yung magkakapatid eh. Pero huwag kanyang, di ba? Matutuwa yung tatay niyo, matutuwa yung pastor niyo pag kayo ay maganda yung lumalabas sa bibig niyo. Ba't maganda yung lumalabas sa bibig ng isang tao? Diba? Kasi maayos din yung nasa puso niya. Kung ano nasa puso niya, yun ang lalabas dyan eh. Kahit asarin mo pa yan, hindi ka basta-basta maaasar. Hindi ka magmumura, hindi ka... Diba? Gusto yung matuwa sa inyo yung Diyos, Miguel? Diba? Lahat naman tayo dapat. Pag natuwa sa inyo yung Diyos, anong meron ka? Christian. Gusto yung matuwa sa inyo yung Diyos? Anong meron ka pag natuwaan Diyos sa'yo? Madami, very good, no? Ang tatay, gusto niya bigyan lahat ng blessing yung anak niya. And Diyos, napakaraming kayamanan ng Diyos, eh. Tapos tayo, ayaw nating, ano siya, matuwa siya sa atin. Eh, talo ka. Lahat ng blessing pwede sa kanya, eh. Ayan. Dami talaga ngayon. Ano bang yan? Okay, dito tayo next. Okay, dito tayo. Let it go.
Let not thine heart then be sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Let thine heart envy sinners. So, makasalanan ba? Kakaingitan mo ba yung makasalanan? Minsan, no? Di ba kasi makasalanan minsan, kapag sa kanilang sanlibutan, minsan sila yung mayaman, sila yung sikat, sila yung yayabang, di ba, sa TV. Sila yan, eh. Kala mong galing, niloloko pala yung tao kasi hindi na yung marunong ibang tao. Pero pag matalino ka, di ka maingit doon. Ba't ka maingit dyan? Sinabi na nga ng Bible na masama yan, tapos kaingitan mo yung masama, hindi ano gagawin mo sa sarili mo? Hindi, masama ka rin. Diba? Ay, yaman niya, nakakaingit. Paano siya yaman? Naloko siya ng tao. Ay, kahit na. Maganda yun eh. Gusto ko na rin maloko ng tao. Gusto mo ba yun? Diba? Huwag mong kaingitan. But be thou in the fear of the Lord all the day long. So, hindi lang to buong araw, kasi buong buhay mo. Kasi ngayon, baka matino ka pag nakita mo yung iba, yung mayaman sa maling paraan. Okay, sa church, ang dami ko nakita ng ganun. Kasi yung mga mayang people, di okay ngayon niya. Kasi mayang people, ano yung alam niya. Pag nagtatabaho na, nagkakaingitan na sa kaninong kilala. Kasi kung sino-sino binabaltada, kulang sa atin, kulang sa basa ng Bible. Ha? Kahit mga pasto, minsan, nagiging kaibigan ng sinong ano. So, ang tinulong mong nag-umpisa, bandang huli, ano na, nainggit sa makasalanan. So, hindi na takot, yung takot niya sa Diyos, nabawasan. Nagturo na ng mali. Gusto niyo ba yun? Turo yung pasto ng mali? O, paano na yung mga makikinig? Kaya sabi dito, huwag mong kainggitan yan. Masama nga yan, kainggitan mo pa. So, hindi siya mahirap intindihin, pero pag in-apply mo to sa buhay mo, eh, mga bata, ang dami ko na nakita. Kaya nag-aalisan sa church yan. Diba? Nakita ko ba yung silang magbabalkada. Ang sarap sana tingnan, magbabalkada eh. Eh, nagkabalkada rin sama-sama. Kaya sabay-sabay rin sila nawala sa church. So, palagay mo, matino kang Kristiyano, aalis ka ba sa church? So, indication yun. Nakita ko yun nung tinuturuan ko. Sinabi ko na ito, pag hindi ito nagtino, may kalalagyan to. Ilang beses, hindi umaten, hindi umaten. Pagbubutas ng church, mayabang, mayaman. O, ngayon, nasa na? Hindi nyo gusto maging ganun. Eh ako, sawa na ako sa hirap eh. Ayun mo ngayon, yung gusto ng Diyos sa'yo eh. Basta na eh. Higyan ka ng ano, mapasak. Parang kahit band-aid or ano. Magugas ka ng kamay doon. Magugas ka ng kamay doon. Okay, matakot kayo sa Diyos. Yun ang katakutan mo lagi. Alalahanin mo ano yung nakasulat sa Bible, anong gusto ng Diyos, ayun ang ayaw ng Diyos. Kahit sino pa magpresyo sa'yo, alam mo kung saan ka pupunta. Amen? Mabata, tandaan nyo yan. Ngayon, ang inosente yung tingnan eh. Pero pag lumaki-laki kayo, mamimili at mamimili kayo, lagi ko sinasabi sa inyo yan. Yung mga, pag nakakita kayo ng matanda dyan, dati rin bata yan. Alam ko ba yun? Ay, surprise. Dati matanda, dati bata. Okay? Basic ano yan, ha? Science. Biology. Okay? Pag matigas ang ulo ng matanda, ano yung nangyari ng bata yun? Ayun, hindi natuwa na maayos. Yung, so, pwede rin dati sumusunod, kaso lumiko. Okay? So, huwag niyong gagayahin yun. Tiwala ka sa Diyos, higit sa lahat. Kahit paasarin ka naman, tatay mo. Ah, Bible ka, alam ko na yan. Ganun yung bumanat siya mo yan. Hindi totoo yun. Sa Diyos ka makinig. Amen? Sa Diyos ka magtiwala. Hindi ka makapaya sa Diyos. Amen. Next, isa pa. Ready, go. For surely there is an end, and thy expectation shall not be done. Okay, kadugsong yun, di ba? Sigurado yun. Sinasabi ko kanina, di ba? Yun, sinabi rin niya. Sigurado yun, there is an end. Ibig sabihin, especially sa mga ligtas, mukhang hirap na magpakatino. Lagi na lang inaapi. Lagi na nauhuli sa kayamanan o sa karir. Saan man niya, business. Kasi sila, may halong dugas yung sa kanila. Ako, takot ako sa Diyos, di ako nandudugas eh. Ay, nauhuli ako parang. Sabi dito, mayroong katapusan lahat yan. At sa katapusan, sino maghuhusga? Ang Diyos. At ang Diyos ay galit sa kasalanan. O, paano yun?
Paano yung nabuhay sa kasalanan? Paano yung umunlad sa kasalanan? Sa manluloko. Sabi niya, and thine expectation shall not be cut off. Pag matino ka ng tao, alam mo na yung expectation mo. Anong expectation mo? Pagligtas ka na, sa langit ka. E nagpakatino ka, paano na-expect mo? Rewards, di ba? Sabi dito, hindi yun ano. Hindi yun mawawala sa'yo. Sigurado yun. Paulit-ulit ang Panginoon yan eh. Nagtino ka, tapos pare-pareho lang kayo sa langit. Hindi, ganun. Diba? Ikaw, nagsipag ka. Yung iba, hindi masyado nagtapad. Hindi nagsipag. Tapos, hindi tayo pare-pareho sa langit. So, yung mga rewards na ina-expect mo, hindi yan mawawala sa'yo. Yung sabi dito. Okay. Higinig ba, mga bata? Higinig? Gusto nyo ba ng reward? Anong reward gusto nyo? Magandang reward, positive. Kasi yung ibang reward, negative. Papaybasa nyo. Mga bata, ready, go. Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. Okay, andyan na naman. Makinig. Hear thou, my son, and be wise. Yung mga iba sa inyo, hindi nyo naabutan to sa bandang maaga nito, sa chapter 2, hanggang sa gitna, paulit-ulit. Yung nagsasalita dito is mismong Panginoon. Okay? Yung wisdom mismo. O sabi niya dyan, pakinggan mo ko at maging wise ka. At sabi dyan, ito yung medyo bago dito, guide thine heart in the way. Ano yung guide? Sino yung guide? May ano tayo, di ba? May laro tayo, mga bata. Ano ba kayo dyan, piring? May piring kayo dyan? Panyo. Panyo. Ah, gagawin tayo ng example, ha? Para lang maalala yung mga bata. Ah, sige. Ayan. Alam nyo rin, di ba? Ah, tayo ka, tayo ka. Ikaw ang pipiringan. Si Miguel, ayos mo yan. Ah, pipiringan natin si Miguel. Para ma-expose ka sa camera. Okay. Tapos si Miguel De Luna. De Luna, di ba? Gita. Okay, sige. Dito ko mag-umpisa. Tapos pumunta ka sa kusina. Bilis. Nakikita. Okay, sige, sige. Dito ka na, dito ka na. Kaya. Ngayon, i-guide mo siya, ano, Alvin. Hindi, gano'n. Sasalap ko lang. Ang sinabi, tanggalin mo. Sige, Alvin. I-guide mo siya sa kusina. Idala? Ah, Alvin. Bilis. I-guide mo siya. Punta ang kusina. Ano? Kadalin? Hawa ko yung kamay niya. Ako gugas kayo ng alcohol mamaya. Ang dali lang, di ba? Okay. So, hindi ka natatakot. Alam mo kung saan ka kasi kahit hindi ka nakakita, may nag-guide sa'yo, di ba? O, sige, tama na. Okay na. Okay. O, pakibigay yung ano. O, pakihugasan muna. Okay. Ano nawala? Okay. So, hear thou my son. Pag, pag sinasabihan ka ng tatay mo, kung sino nag-guide sa'yo, yung pastor, di ba? Kasi may mga bagay na hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, di ba? Pero pag meron kang guide, alam mo kung saan, di ba? So sabi dito, sino yung gaguide? Sino yung dapat i-guide? Yung iyong puso. Bakit i-guide mo yung puso mo? Bulag ba yung puso mo? Diba sabi nila, love is blind eh. Kaya kayo, mga young people, di ba? Nako, alam nyo na yung tama. Ulit-ulit nyo. Agree ako dyan, amen. Pero pag na-in love, eh, parang ano, parang isipin ko ulit, tama nga ba yun? Na huwag kang papatol sa unbeliever. Tama kaya yun? Bigla kang kinwestiyon ngayon. Dati, alam mo yun eh. Pero pag naloko ka na, ano na, kailangan mo i-guide. So, paano mo i-guide yung puso mo ngayon? Pwede sa Bible din. Ito yung magsasabi dito, sabi sa Jeremiah, di ba? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ganyan daw ang puso ng tao. Okay?
Kaya pag wala ka nang nakikita mo, lumalayo ka sa nasalita ng Diyos, siguro alam mo yun, dapat may mali ka na doon. Magpa-guide ka na. Tingnan mo, baka umuubra. Umaandal. Namumuno o yung umuubra. Ano ba yun? Namumuna, umuubra. Namumuna, nag-guide. Basta yun na yun. Okay? Ang umiiral, yan. Yung umiiral na pala sa'yo, yung puso na pala. Di ba? Dapat yung, syempre, yung spirit, di ba? Again, alam nyo na yun, ha? Para sa mga hindi nakakala, mandito yun, sinib ko yun. Okay. Ayan, ha? Nasa kay Christian. So, ito ang composition ng tao. Okay, meron tayong body, sa baba, and then, yung nasa gitna, yung soul. Nasa taas yung spirit. Pagligtas ka, buhay yung spirit. Nakikipagligdayan sa Diyos yan. So, itong kabuuan to, ito yung Kristiyano. So, may body, soul, and spirit. So, itong will, nasa gitna, di ba? Yung soul is my mind, will, and heart. Ngayon, paano, saan ka pupunta ng direction? So, yung will ang mamimili. Kahit anong mangyari, si will mamimili yan. Ikaw yun. So, paano siya mamimili? Tatanungin niya apat. Okay, yung spirit, tatanungin niya, ano bang gusto ng Diyos? Yung emotion, yung heart, tatanungin, ano bang gusto ko? Yung body, ano ba yung gusto ng body? Ano ba yung masarap? Ano ba yung makakabusog? Ganyan. Yung mind, ano ba yung tama? Ay, parang, ano ba yung, ano? Parang ganun din. Ano ba yung tama sa palagay ko? Ano ba yung logical? Okay? Ano gagawin mo? Titingnan mo kung sinong gusto mong piliin doon. Yung apat na yun, para mong mga ano yan, consultant, nagtatanong ka lang sa kanila. Pero mamimili pa rin yung will. Ikaw ang mamimili, ikaw yung magde-decide. So, kaya ganyan yan mga bata. Amen? Maging matalino kayo. Magpagabay kayo ngayon. Eh, hindi ko alam gagawin ko eh. Magpagabay ka, kanino yung papagabay? Sa marunong, sa Diyos at mga lingkod ng Diyos. Hindi kung kani-kanino lang. Eh, marami ngayon, mga psychologist, mga teacher, university professor, hindi na iniwala sa Diyos. Kukuha ka ba na advice ng paano ba tayo mag-raise ng mga anak natin? Doon ka kukuha ng advice? Mga hindi na iniwala sa Diyos? Doon ka kukuha ng advice? Siyempre, hindi. Natakot ka na. Pakbo ka agad. Ayun, totoo. Okay, kaya maging matalino ka, i-guide mo yung puso mo. Pag yung puso mo, hindi mo maintindihan, eh, pag-guide ka sa Diyos. Amen? Pang bata talaga itong Proverbs eh. Okay, basa po. Ready, go. Be not among wine bibbers. Bibber? Bibbers. Among riotous. Okay? Eaters of flesh. So, ano yung sabihin ng wine bibber? Lasenggo. Ano yung masama bang kumain ng flesh? Ang laman, barbecue. Ayun, paborito natin eh. Lempo. Ano yun na? Sabap ng pancit, di ba? Merong? May lechon. Masama ba yun? Hindi. Hindi naman. Kaso yung pag-riotos, ayun yung masama. Ano yung riotos? Hindi lang magulo yan. Talagang pag-riotos living, yung naalala niyo si, ano, di ba? Yung second son, na two sons. Tawag doon, prodigal son, di ba? Riotous living, di ba ang tawag doon, sabi? Kapag sinabing riotous, eaters of flesh, ibig sabihin talagang, sige, lamon. Di mo na iniisip. Kasi madalas yan, yung mga manginginom, ganun din yun, lamon din yun. Wala silang pakialam, kain ang kain. So, spiritually speaking, ganun din yan. Uy, diyan tayo kikita. Ay, masama yan. Di, bahalaan na. Ay, masama, masama. Basta kikita. Ganun yun. Oh, ito, may babae dito. Tayo, ano, lalaki tayo. Pwede na yan. Oh, ayaw ko na, iwanan ko na. Uy, may babae na naman, yun na naman.
Ngayon to, walang pagpipigil, di ba? Sa pagkain, nagpipigil tayo, ganun din sa ibang bagay. So, huwag ka daw sasama sa mga ganun. Eh, hindi naman ako ganun eh. Hindi, sabi, huwag sumama. Pag may nakita kang lasenggo, okay? Lamon ng lamon, sabi nila, mga Baptist daw, lamon hindi naman. Minsan lang. Okay? Hindi naman ako ganun eh, pero huwag ka sumama. Yung nasasabi dito, be not among eh. Huwag ka sumama dun. Huwag ka makipagkaibigan. Ang kaibigan, ang piliin mong kaibigan, kung may maipili ka, di ba? Again, kung ano, pwede mo silang sama, pero hindi ikaw yung lagi dun, nagkikomportable ka na dun. Wala, ay basta friends tayo. Wala akong ibang friends kundi kayo. Yung sabi dito, kailangan kasama mo yung mga hindi ganun. Okay? Kasi hindi yan nag-ano, hindi yan nag-iisip na yan. Kain, lamon, kung anong bisyo yan. Okay? Masiba. Huwag kang sumama sa ganun. Yan, luto ni. Yan, nabanggit mo naman dito. Oh. Actually, kaduksong yan eh. Okay. For and the blood of Luton shall come to poverty, and drowsiness shall clothe a man with drought. Yun pala yun. Bakit ka huwag kasama sa mga ganyan? Again, parallel yan. Nakita nyo ba? Yung wine beaver, drunkard. Eh, yung riotous eaters of flesh, hindi gluten. Kasi daw, ano mangyayari ba sa kanila? Hindi, tataba sila. Hindi, gusto ko to ba? Hindi, ganun. Sabi dito, papunta sila saan? Sa poverty. Kagihirap yun. Kahit ano, sige, bili. Starbucks. Ano ba mga ano dyan? Ang daming ganun. Kilala akong ganun. No? Hindi naman kalaki ng sweldo. Ang ganda ng cellphone. Hindi naman kailangan. No? Ganda ng sasakyan. Ngayon, daling gumawa ng sasakyan ngayon. Diba? Ilang magkano lang sasakyan ngayon? So, walang parking. No? Daming sasakyan, walang parking. Mambira. Nakakainis. So, huwag ka sumama doon kasi, sabi dito, maghihirap din yun. At sabi yung drowsiness, okay, medyo tinukoy yung drowsiness, manginginom, gluten, daling mahilo niyan. Nakakilala kong ganun eh. Sabi ba naman sa akin, oh Ace, hindi ka kumakain ng taba, hindi ka umiinom. Mawalan ka ng kaibigan. Sabi ba naman? Ano yung sabihin nun? So yung mamatay na kami, ikaw, buhay ka pa. Parang ganun eh, sabay tawa. So yun, walang ano sa buhay, di ba? Ano yung preaching natin, di ba? So, yan, maghihirap sila. Yan yung sabi yung clothe the man with drugs. Ibig sabihin yung ngayon, panay lamon ka, okay? Bukas, mahirap ka na. Ayaw mong nguhin gano'n, di ba? Eh, mga bata, gusto mo maging mahirap? Gusto mo maging mayaman? Hindi naman yung masyadong yaman, di ba? Yung tama lang, disente. Maayos yung ano, may anak ka, syempre, kailangan pakainin, pag-aralin. Ang hirap naman nung halos ano, asa mo sa gobyerno, gano'n lagi yung mga ano eh. Kaya lulukuhin tayo ngayon ng gobyerno kasi asa tayo sa kanila eh. Ganun lang yun eh. Kahit gusto mo maging matapang, sunod-sunod ka sa gobyerno kasi wala kang magawa eh. Ultimo pagpag-aral sa gobyerno. Okay? Isa pa? Ready, go. Our King of the Father, that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Okay, ito na. Hindi tayo magtatapos. So, mga bata, naintindihan nyo ba? Ano sabi dyan? Simple lang ito, mga bata. Kaya hindi. Pag sinabi, hearken, makinig. Nasa tatay mo, na siya ang nagsilang sa'yo. Nagsilang yung nanay, siyempre. Pero, yung tatay yung naging tatay mo. Okay? Kaya ka nabuo dahil sa tatay mo. Okay? Sundin mo siya. Okay, kahit sino ka pa, meron sa Bible, may sumpa dyan sa mga tao, mga batang, di sumusunod sa magulang. Eh, sundin mo lang, okay? Sundin mo lang yung tatay mo. At inanay mo daw, naku, tanda na nanay ko, di na ako kayang paluin ito. Di na ako kayang habulin ito. Oh. Anong gagawin mo sa nanay mo? Eh, hina mo na. Hindi ganun. Yung matinong tao, alam niya, kaya siya kahit paano nakaangat sa buhay, ano, dahil sa magulang niya.
So hindi mo yung magulang mo ngayon, hindi mo kahit kailan, kahit wala na silang magagawa, hindi mo sila, ano ibig sabihin ulit, despise. To put down, look down upon. Hindi kayo disa, look down, ibig sabihin, hindi small, yan, look down. So huwag ganun. Alalahanin mo, may mga alam siya na hindi mo alam, kahit matanda ka na. Huwag mo silang aawayin. Pag sinumpa ka yan, tapos ka. Huwag niyo gagawin yun. Pero, yun ang totoo. Kaya maganda, di ba, na lagi na banggit sa inyo sa gera daw. Sa Japan, yung mga general nilang ano, nagpapakamatay. Mali pala yun. Di ba? Kasi yung wisdom nila, may mapupulot pa rin tayo. Hindi yung ano. Okay? Okay, let's pray. Baka na, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Nawa, iniwala po akong mga kabataan dito, especially nakinabang sa inyong mga katalinuhan, wisdom, Lord, na sa inyong salita, Panginoon. So, we pray sa kanila, lumaki sila, Lord, na may takot sa inyo, Lord. Sila yung sundin nyo. Sila po yung, kayo po yung sundin nila. Alamin nila ang inyong kalooban, Panginoon. Ngayon yung mga batang ito, ganito po kami, Lord, mga middle age, mga mas nakakaranda, Panginoon. Magtiwala kami, Lord, sa inyo. Even at this point in our life, Panginoon, maraming salamat sa another year, Panginoon. Nawa ko po yung gamitin yung Panginoon sa inyong basan, yung ministeri, Panginoon. Kaya mananatili lagi, ingatan niyo pang bawat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.